Ito ho ha, tayo nagbalita nito ngayon lang lumalabas. Actually, nabalitaan natin na Mayo 10 pa nagpapatupad ang bansang Saudi Arabia, ang Kingdom of Saudi Arabia, ng mga bagong patakaran nila para dito sa ma-institutionalize itong pagbakuna ha sa kanila, yung protection. Alam ba ninyo na kanina napabalita na ito hong mga OFW maabot sa humigit kumulang 500 OFW na paalis sana papuntang Saudi Arabia ay na-stranded at hindi po pinayagang makasakay ng eroplano patungong Saudi Arabia dyan po sa Ninoy Aquino Galman International Airport, mga kaibigan. Dahil sa inutil na gobyerno, kung matatandaan ninyo, noong isang gabi ay ibinalita natin sa inyo na ang Saudi Arabia ay magpapapasok lamang ng mga dayuhan sa kanilang bansa kung ang bakunang itinurok sa iyo ay AstraZeneca, Pfizer, Moderna, at saka Johnson & Johnson. Sa madalit sabi, hindi kasama ron ang Sinovac ng China at saka yung Sputnik na gawa ng Russia. Madalit sabi po, ban ka, hindi ka pwedeng pumasok. Ang tanong ngayon, para makapasok ka ron kung gusto mong pumasok, na-inyeksyonan ka na ng Sinovac. Ang tanong, pwede bang magpabakuna ulit ng ibang bakuna itong mga OFW? Yan ang tanong eh, mga kaibigan eh. Hindi ho kaya masama, ha? Wala bang panganib kung sakasakali lang naman. Ngayon, ito ho nangyari kanina sa Ninoy Aquino International Airport. Meron tayong mga humigit kumulang sa 500 OFW ang kumpirmado ang booking na paalis sana patungong Saudi Arabia. Ha? Yung mga flight na patungong Riyadh at Dammam. Hindi ho sila pinayagang makasakay ng eroplano. At yung iba po nagrereklamo sapagkat sila ay meron lamang re-entry. Ha? Ibig sabihin nun, saglit lang sila dito eh, bakasyon lang eh. Babalik sila ron. Kasama itong mga OFW na ito na hindi nakasakay kanina. At merong kumakalat na video na nando doon si Mocha, ha? Itong pretender at nagpapanggap na may nalalaman. Ang ginawa lang niya doon, nag-interview, mga kaibigan. At walang ipinangahas kung hindi ipararating natin ito. Pero yung mga hinaing ng mga OFW, bakit nagka-problema biglang-bigla na wala silang kamalay-malay ay merong ipinatutupad pala na bagong policy. Ha? At hindi ka makakaalis kung hindi ka nakakatugon doon sa requirements na ipinatutupad ng Saudi Arabia. Ang tanggapan na nagpapatupad nito GACA ang tawag, GACA. Mga kaibigan, yan ang government agency na nag-issue ng policy, ha? Ito ang sabi, ha? Ito raw Philippine Airlines ay yung mga flight nito patungong Riyadh at Dammam, hindi po pinayagan ang mga pasahero na pawang mga OFW. Ha? Di ba, kababanggit lang natin kagabi dahil kagabi rin,
ay merong interview sa news dito kay Inutil Bello, si Yabang Bello, mga kaibigan. Ang sabi niya ay ito daw mga hindi raw kasali ang mga OFW, ha? Diyan sa policy na yan, mga dayuhan lang daw. Ibig sabihin, kung hindi OFW trabaho mo, pupunta ka ron, ha, dayuhan ka, kasama na Pilipino, hindi ka papayagan makapasok. Ito, lumilitaw, mga gago ito, mga kaibigan. Di ba? Kasi po, itong policy na ito, Mayo, ajis pa ng Mayo, inilabas ng Kingdom of Saudi Arabia. Ano ginagawa ng mga konsulado at ng embahada natin sa Saudi Arabia, kundi mga hinduropot yan, mga kaibigan? At kaya po, nabalahaw itong mga pasaherong ito at hindi nakaalis, wala pong paliwanag. Wala man lang ibinigay na advisory ang Department of Lagay and Extortion at saka ang POEA, isama mo na yung OWA, yung mga kawatan dyan sa OWA, mga kaibigan, wala silang ibinigay na anumang information para sa ating mga OFW. Na sana nung lumabas itong bagong policy na ito, ano ba ang dapat na immediate na ginawa ng gobyerno? Immediately, ha? Ngayon, pinalilitaw nila na nagbababa sila ngayon, nagpapatupad sila ngayon ng ban sa deployment. Eh huli na eh, mga kaibigan eh, ibinalita natin ito nung ilang araw na nakakaraan eh. 3 or 4 days ago eh, mga kaibigan, di ba? O dun sa mga sumusubaybay sa atin. Ang sabi pa nga natin, yung mga hindi na bakunahan ng nabanggit nating bakunan, AstraZeneca, Pfizer, Moderna, at Johnson & Johnson, hindi sila papapasukin sa Saudi Arabia. O, mabuti na lamang na sabi natin yan. At kagabi lang sila nag-react o kahapon lang natin napanood yung reaksyon ng gobyerno, mga kaibigan. At mali pa ang reaksyon. Ang sabi, hindi raw kasama mga OFW. Ang masakit ngayon, eto pa, hindi lang yun, ha, ang ipinatutupad ngayon. Kapag ka ikaw pumasok doon, meron pa silang quarantine. At maraming requirements na hinahanap bago ka payagang makapasok. Ano-ano yun? May insurance pa eh. Na ang halagang magagastos, mga kaibigan, ay aabot sa 70,000 pesos, mga kaibigan. Para ka makakumpleto doon sa requirements na yun. Kasama na yung 7 days quarantine doon sa Saudi Arabia pagdating mo. Nakita na ninyo, mga kaibigan? Eh, di ba ang dapat na ginawa ng gobyerno eh, hindi inilihim ito? Eh, suspecha natin, kung hindi tanga ito mga ito, eh para saan pa kayo't hindi ninyo alam? Ha? Kung hindi pa nagkaroon ng problema sa airport, eh hindi nyo alam? Gayong yung policy na ipinatutupad ngayon ay Mayo ajis pa nagsimula, mga kaibigan. Isipin ninyo, ano tawag mo dyan? Ha? O sinadya nila? Alin sa dalawa eh? Ha? Hindi sila nagbigay ng sinadyang hindi magbigay ng impormasyon dahil imposibleng hindi nila alam yun eh. Siyempre, pag may merong bagong tuntunin, lalo na sa atin na tayo ay number one exporter sa Saudi Arabia ng mga OFW, di ba? Tayo siguro may pinakamalaking
deployment ng mga dayuhan sa OFW Pilipinas, mga kaibigan. Isipin mo, ibig mo sabihin, hindi ipinagbigay ito, alam, ng mga ng authorities ng gobyerno ng Saudi Arabia sa ating embahada at sa ating mga konsulada, ha? At hindi nakarating sa Foreign Affairs at sa Department of Lagay, mga kaibigan. Anong katarantaduhan yan? Dalawang bagay lang yan. Sinadya naman ninyong ilihim. Ganun ba yun? Ha? Mga kaibigan, at hindi nagkaroon ng hakbang ang gobyerno para hindi nangyari na yung mga papaalis nating OFW, isipin mo, inayos ang mga papel niyan, di ba? Nagpabakuna na sigurado yung marami diyan. Para ika nga po, sigurado na sila. Ha? Oh, ano ang nangyari? Yeah, nagkagulo. Hindi mo pinagbigay alam sa kanila, di ba? Dapat sana tumawag ng press conference ang mga agency, specifically ang Department of Lagay and Extortion. Ha? Para nang sa ganon ay hindi nangyari ito. Pinatawag mo sana yung mga agency, ha? License agencies, mga official ng OWA, ng POEA, pagkatapos ay nagsagawa kayo ng press conference, di ba? At isinaman nyo pa kung nandito yung mga official ng mga embahada natin at konsulada natin doon sa Saudi Arabia. O, hindi ho ba? At sabay-sabay, sama-sama silang nagbigay ng pahayag upang maipabatid sa publiko at lalo-lalo na sa ating mga kababayang OFW. Ha? Alam nyo ang sabi ng Philippine Airlines, ang dahilan ng pagkalito, ha? Direktiba ng gobyerno na pansamantalang suspindihin ang pagpapadala ng mga OFW sa Saudi Arabia. Oh, kamakalawa pa pala ito, the previous day, na hindi ipinagbigay alam sa airline. Hindi ba gago ito? Hindi ba yan eh, mga kaibigan eh, tahasan ng kwanhoyan? Hindi ito pagiging incompetent eh. Mga kaibigan, ito'y kapabayaan na talaga. Tahasang kapabayaan na ito. Wala silang pakialam. Ha? Ang sabi ng Philippine Airlines, we had not received, wala kaming natanggap, any official government order na anumang kautosan mula sa gobyerno na inaatasan ng mga airlines, ha, directing airlines, na huwag tatanggap ng OFWs. Not to accept OFWs bound for Saudi Arabia na patungong Saudi Arabia. But we complied, pero kami ay sumunod sa verbal instruction, salita eh. Walang formality, mga kaibigan, walang official. Ano ito? Mga kaibigan, ganito tumatakbo talaga ang ating gobyerno simula pa nung 2016, after the 2016 elections. Ganito na, hindi gumagana yung sistema. Ang daming nakaupo sa gobyerno na nagtatabaan sa kanilang mga pwesto. Ha? Nag-umaagos ang mantika sa mukha pa lang nila. Bakas na bakas mo na ang kasaganaang tinatamasa nila sa gobyerno, mga kaibigan. Dahil nung araw, mga tuyot na mga balat niyan eh.
Pero tignan mo ngayon, si Rocky lang eh, nakita mo parang bagong lechon, di ba? Talagang ika nga, namumutok ang mga kwan eh. Ang taba sa katawan eh. Ha? Ang mantika eh. Oh. Walang preno kung bumatikos. Malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Lapid Fire! Itong malampaya na ang may-ari na si Dennis Uy. Isipin mo yan eh. Yung 45% ng gobyerno, mga kaibigan, ay nabili na nito. Ah, pagkatapos yung 45% ng Shell, ng kumpanyang Shell, nabili rin niya. Eh, balita natin eh. Mga kaibigan, pera ng ano yan eh? Ng gobyerno eh. O bihes law niya na ginarantsahan ng gobyerno. O di ibig sabihin, pera ng mamamayang Pilipino ang ginamit dyan. Mga kaibigan, pero alam naman nating lahat, sinasabi na ito si Dennis Uy ay siyang front ng China dito sa Pilipinas. Ang umahawak ng investment ng China. Eh wala namang investment pala yan eh. Lumilitaw na pinalalabas nila, namumuhunan sila rito, pero yung perang ipinupuhunan, eh bihes loan. Pakiusap na utang na ang gumagarantya ay siyempre presidente ng Pilipinas. Sadyang kilala sa daigdig, may pagkakaisa sa bawat nais. Magandang gabi, Sandra. Come. Ang bayan ko'y puno-puno ng yaman. Akin ito'y kailangan pang iwanan. Hindi nga ba't anong sarap mabuhay ng buong gana sa bayan mo, sumapit man yaong wakas. Dito sa bayan ko, lahat kami pantay-pantay. Walang nang-aapit, ang pag-ibig ay tunay. Dito sa bayan ko, dito'y nagmamahal sa'yo.